Ay, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga kasulo. What's up po? At kumusta po kayong lahat dyan? At kumusta po ang kanya-kanya or ang inyong pagsalubong sa gabi sa bagong taon? So, okay ba ang lahat? So, happy new year po, mga kasulo. Ayan na, nandito ako ulit din sa bukid, siyempre. Okay, may mga alaga tayo. So, yung mga kambing nandun na sa pinagsugahan ko kahapon. So, medyo malulam na naman, madilim, parang gustong umulan. So nag-ano na ako din, nag-motol na ako ng mga ganyan, ng tubog, ang tawagin din sa amin. Hindi ko alam kung ang tawag niyan sa, kung meron bang sa Tagalog yung puno na yan. Anuhin ko na sila, sakatihan ko na sila, or lagyan ko na ng pagkain sila dun sa, ano bunga niyo, lagyan ko na ng pagkain dun sa kubo, kasi nga, alis pa ka, pupunta pa ako ng bayan. So, bibisit na lang kami sa simbahan dahil na ano ako kasi may alaga nga. Binantayan ko pa sila doon. So, oras na. Tanghali na. 10:38. So, mag-ano pa ako din. Magputol-putol pa ako ng kahoy. Maghanda pa ako doon sa pagkain nila. So, punta ako sa bayan ngayon para tungo ng simbahan si araw ng Linggo ngayon. Visit ba? Makapagdasal, hingin ng gabay at magpapasalamat sa mga blessings na natatanggap araw-araw. Punta kami sa bayan ngayon. So, paghanda ko muna silang pagkain, itali ko muna doon. Yung kahapon na nilagay ko, pagbalik ko wala na. Ubus na. So, lagyan ko sila ng marami ngayon para meron silang ano, habang wala ako. Putol muna ako. So, happy new year sa lahat. Enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba ang mga kaswelo natin dyan sa pagsalubong ng bagong taon? At kami kagabi, simple lang ang handa namin. Yung bihita ko, nandyan sila ni Yausale. Tali, nandun pa sila sa bahay ngayon. Sila ni Roger. Hindi naman sila umuwi. Doon na sila natulog. Nandun pa sila. At pakitagay lang kami ng tuba. Ayos na. Tapos salo-salo. Alam, mga kapatid ko doon andun. Yun lang, simpleng handa lang sa bagong taon. At least nakaraos. Okay. Mag-ano muna ako. Putol muna ako ng tubog. Alam muna kayo ha, at ako uwi muna. Inuwi ko muna sila. Kaya na sila. Kumakain na sila ng dahon. Ibaanan ko muna sila dahil ayan na, umula na naman mga kasulo. Kagabi, pagputok ng alas 12, ano? Umulan. So yan, nilagyan ko pala ng ano yan, ng asin. Merong asin yan, yan o. Katawayan. Meron din silang tubig. So yan yung advice ni Peter. So yan ang ating sinunod. Dapat may asin para lagi nilang dilaan. So ako'y babatsin na dahil, yung aking termos. Batsin muna ako. Bayan muna. Tungo na tayo ng simbahan. Araw ng Linggo ngayon. Pagsalamat ba? Salamat at sa kahit ngayong noong nagdaang taon 2022 ay maraming pagsubok na dumating. Kahit pa nalampasan ko rin. Ano naman, ngayong 2023, huwag ko ako ng gabay ni Apong Gino. Maano ito, masaganang taon na ito. Sana magtagumpay.
Wala, wala na. Yan, hello sa inyong lahat mga Kasuelo. Happy New Year. So, welcome 2023. Yan, sana maganda yung pagsalubong ng 2023 natin. So, ngayon patungo po kami sana sa simbahan. Tapos lang po kasi wala nang misa niyan eh. Visit lang po kami kasi maulan. Maaga kasi pumunta sa Lagsa kanina si darling ko. Inano niya yung mga kambing. Inig na niya. Baka kasi makawala. So ngayon patungo kami sa simbahan. So ayan yung panahon. Makulimlim na naman. Maulan na naman. Magandang hapon po. Ayan na ako na ipalusong na sa bukid ulit po mga kasuelo. Uy, babalik na dahil nandun na natin mga alaga at doon din ako matutulog. Pinagdala na ako ni misis ng makakain ko. Hindi na ako niluto na niya doon sa bahay para hindi na daw ako magluto sa bubo. Pinagdala na ako ng hinulang isda, kanyang niluto at saka kanin din dahil umulan. Ayun o, umulan sa taas, maambon. So doon ako matutulog, kaya aming dala saka siyempre pagkain ni Boss Andy, hindi mawawala yan. So, nagdala na rin ako ng kaldero, tubig at siyempre magluluto ng albusal bukas. Una, hindi ko masuga yung kambing dahil umuulan nga, kalaban nila yung ulan. So tinan ko ngayon yung nilagay ko doon kung ubos na, kailangan kong kumuha para isabit. Dami dito makuha, yan o, sa tabi kalsada, maraming ipil. Kanina tubog yung aking nilagay, ngayon lagyan ko sila ng ipil kung ubos na yung aking nilagay, pero marami yun ang aking nilagay kanina. Dito na tayo. Oh. Yum. Yes. Off the gasoline. Ino-off ko yung gasolina kasi nag-overflow. Lagi kong kasama mga kasilo. Kailangan. Kaya na po ang sinasabi ko mga kasuelo, nangyari na nga ang hula. Ayan, kalbo yung aking nilagay. Ano?
So kailangan ng ano to talaga. Ang usapan namin ni Roger, kapag kailangan tapusin yung ano, yung pagtanim diyan pagkata natapos namin na natamnan, kasi nabisi lang kami dahil meron nga kaming ano, inoobliga din na palay. Kapag natapos yan, gagawin na namin yung ano, yung paglipatan nito. Kasi yung ginawa kong paitlogan, ginawa kong paitlogan sa pabo, ayun, nasa ano sila. Gustong-gusto nila doon sa mampa, yung mga maliliit, ayun o, sakto-sakto. Akala ko, pagdating ko, na, ano na, nandun na sa kamuting kahoy, nangitlog pala. Andyan, hihayaan ko lang muna yan. O, andyan pa yan eh, temporary lang kasi to. Hindi naman pang ano to, habang buhay dito. Doon talaga sa taas. So, sige, hayaan ko lang muna. Laki ng tiyan. Ito, buntis po ito mga kusilo. Yan, no? Mami. Sige. Ayun na nga po mga kusilo, nangyari din ang hula. Ito na. Ang panahon namin ngayon ay patuloy pa rin ang pag-uulan-ulan. Adodoy! Nandiyan sila, nakasampa sila. So dito na lang muna ako magmuni-muni. Mag-isa. So, tinisis. Hindi ko muna pinapunta dito. Gawa ng pangit din, ano, puntahan dahil putik. Sobrang putik sa daan. So, saka ka na lang matulog dito ka ako kung ano na. Kanang tag-araw na ba? Gusto nyo sa mama. Wala ko lang daw mag-isa. Wala ko kasama. Saka, ang inaalala ko po mga kasulo, kapag nandito yung bata, baka magkaligtaan ko kasi yung barako na nanunungay o manyaguya o galing kapampangan pa. Baka madali si CJ. Ano siya ba? Hyper masyado. Kaya... Sige. Ulan. Makasulan po ang asura. Ay, ito na lang ako sa taas. A few moments later. Ay, mga kasulo, ayan na. Size na ng gabi. Umaga kung ano nang ano. Iinit ko lang tong aking baon na sabaw. Ano pa? 5:55 pa nang ang oras natin. Dito sa Pinas. Pero dito sa lugar ko, madilim na. Dahil nasa bukid nga ako. So, dahil nasa bukid, walang ibang magawa, lalo na umuulan sa labas. So, handa na ng pagkain ng maaga. Tapos, maalam na, tulugan na. Initin ko lang yung pinadala ni Macy sa akin. Na ano. Ose. Tinula, ayun o. Sarap na yun, iinitin kasi malamig sa labas. Yan, tinulang isda na ano yan, na tulingan. Ay, oo. Yan, kain na po mga kasulo. Tara, sibog tayo, sibog. Kain po tayo, mga amigo, mga amiga. Dito ako kumain dahil malamig sa labas. Ulan. Magsaing na si Mrs. Hindi na ako ano, pinagluto na niya ako. Tapos pinagdala pa ako ng paborito. Ginamos na may sili. Tapos tinulang isda na may malunggay.
Ganda. Tapos dentil. Si Mrs. kung mga tawag. No, darling. Soy. Oh. Saan niya banda ilagay? Nasa hagdanan. Sa Tamuan. Ha? Eh, yung ano nga, yung flashlight sa... Oh. Sa Tamuan dyan. Isok-sok. Isok. Oo, oh, isok-sok lang niya. Ay, oo nga pala, doon. O, doon na lang sa pwede ka po eh. Hindi pala, guys. Oo. Mamangang ko eh. May anak kayo. Balik pa. Ha? Oo, doon na lang sa pwede ka na. Doon na ka-park. Mama! Asan? Kapit na niya, kunin mo na. Oo, mamangang ko pa. Umuulan, huwag mo pasamayan si CJ. Ayan po, tumawag si Mrs. dahil pinapatid ko sa kay Julius yung aking flashlight. Dahil naiwan. Hindi ko nailagay sa bag. Kailangan ko ng flashlight dito sa bundok. Pinatid ko lang kay Julius, din ako lumabas dahil umulan. Tara. Kain na tayo. The next day. Good morning, mga kasulo. Maayong buntag. Time check. I'm 30 po na umaga, mga kasulo. Ako'y... muna ako ng pajama kasi malamig. Okay. Tas. Hello. Tapos na ako ng pagkain sa mga alagang itik at manok. Handa na naman ako ng aking makakain din. Saing muna ako. Advantage talaga kapag dito ako matutulog. Pagising, timano pakain kaagad. Okay. Maagang makapag
pakain ng mga alaga kapag di niya ako natulog. So yung kambing natin, mamaya-maya ko na ano, antabayan ko na muna yung panahon. Kapag hindi umaraw, saka ko na akutan ng pagkain. Lakas na. Ayan, loto ng aking rice. Ang gagawin ko naman dito, kuha lang akong anilinis. Talbos. Meron akong dabao ng ano dyan. Kinabaonan ako ni Mrs. ng dalawang perasong toyo or buwad pinikas or toyo na dinaing ba. Tapos malamig ng panahon. Itinula ko yung ano, tuyo, lagyan ko ng talbos. Lagyan ng talad, okay na. Nasa bundok ako. Gulay-gulay muna. Uy, ganda. Ganda oh. Okra. Ay. Wala akong talbos doon. Ang aking ulam ngayong umaga, almusal ko. Sinabawang talbos na may tuyo. Uy! Bago ako magpastol ng kambing doon. Sana tuloy-tuloy na to. Sabi, magdamag yung ulan po mga swelo. Kaya nakapundo rin ng tubig si Roger sa palayan. Ayan o. Pabor din. Ah, malinis na. Basta siyaring araw. Ayan, talbos. Kuha na ako ng talbos po mga kaswelo. At dinaanan ko muna si Roger dahil ayan o, nisprihan na niya yung aming binhi para pang ano sa uod, kontra uod ba, kasi malapit nang magtanim. A 4 Miyerkules kami magtanim. Ayan, ang aming binhi ay mahaba na, sakto-sakto to sa Miyerkules talaga. Ano? Isprayan niya yung ano, karate. Pangtanggal uod para hindi uurin yung puno. Para maganda itanim doon. Para daw pagka nilipat na namin doon, hindi na uurin. Kasi meron na siya nakapundong medisina. Kapag hindi isprehin, posible na uurin doon pag nilipat. Yung mga sulalo yan, Aron, ugma pa. Yung pati ngayon mo po at kulos gaasi, liklik. Amo lagi? Aron? Amo na ngayon mo kulos karuman. Ugma ni Masul Layon? Ugma. Uli din. Ano? Susundo ko nga ni. Sakto lang na sa Miyerkules. Tama-tama talaga sa Miyerkules. Mga Masul, umpisa na ako sa pagluluto ng aking breakfast. Ayan ang aking breakfast. Gulay na talbos, bell pepper, talong konti, at ito yung bida. Tuyo. Tapos ito. Tanlad. Yup. Ang aking simpleng ulam ngayon sa almusal. Ito, lagay ko na itong bell pepper para maglabas na yung amoy.
wala po sibuyas mga kasuelo. Dahil ginto ang presyon ng sibuyas. Tama na yan. Nandito na naman ako sa bukid. At least meron akong sabaw. Asin bitsin lang katapat niyan. Tsaka ito, pampalasa, tuyo. Tama, pag mag-almusal muna ako bago ko sila ilipat para matuyo ng kaunti yung mga dahon-dahon. Ayan, good news pala. Meron pala akong tira dyan nung nagluto ako dito. Na sibuyas, lagyan natin para sumarap ng kaunti. Grabe naman ang ano ngayon. Presyo ng sibuyas po, lalong tumaas. Maliliit to. Lagyan ko lang isang piraso. Tapos meron pang isa dito. Saka na to, susunod na pagluluto ko din eh. Tipid-tipid muna ngayon. Yan, kinaboy lang. Ako lang naman mag-isa. Solo flight. Pakulaan ko muna. Tapos ito, oh. Uy! Green na green. Bukal na. Ano na rin talong. Magaya ko na ito para maglasan. Buwad. Buwad pinikes. Magbago man ang katawan natin at 50 plus, but... Umos yung asin ko. Pinakain ko kasi sa ano. My sensor Silver Advance adjusted the nutrient levels for our age to help us keep doing the things we love. Para feeling... Sounds habang nagluluto ako, nagsasounds ako. Nakalagay ko na ito. Yan o, luto ng aking lauoy na talbos with talong at tuyo. Yan, bites na yan, okay na yan. Katalo na yan, kanin. Almusal. Tara, almusal po tayo mga kasulo. Anong oras na? Uy, gutom na. Oh, 7:50 na. Siya ay magandang labain. Lalaki pumorma. Tapos mga silo, kain tayo. At ako'y nagugutom na ho talaga. Kain tayo sa usawa na ginamos. Tira natin kagabi. Saka muna. Harap ng ulam ko ah. Puro karne sa New Year. Matsingan natin ang gulay ngayon. Tapos pigaan ko nang hindi mawala yung sili talaga. Pagana sa kain ba? Hindi ako kontento kapag walang sili. Hinahanap-hanap ko talaga.
Tago na naman si Haring Araw ah. Lumabas na kanina yun eh. Para sana makapastol po na yung kambing. Tama ako sila, kain tayo. Ulam ko, digot, ayun o, damo, talbos ng kamote. Itong dalbi daw, buwan. Sabaw, karap. Kahit tanlad lang. Ayan, habang nag-aalmusal ko pala ako, shout out ko lang yung aking kaibigan, boss na sikat na vlogger, si Boss Kabady Makimoto. Yan. Shout out sa'yo, Boss Kabady Makimoto. Salamat sa iyong pagbati sa akin. Karangalan ko po na nakausap ko sa messenger o naka-chat ko ang isang mabait na vlogger sa Nueva Ecija. Shoutout sa inyo dyan, lahat-lahat. Tropang Kabady. Kahit ka-trops, shoutout sa inyo. Mga kasuyo, saklap po habang kumakain ako, hindi ko na malayan yung aking kambing pala, naglabasan na pala. Mabuti hindi sila pumunta sa kamuting kahoy, hindi sila pumunta doon, andun lang sila sa mga pilapil lang kumakain ng damo. Dito tayo. Suba ko na mga kasulo dahil lumabas na ang Haring Araw para makakain na sila ng maraming damo. Hindi ko sila na malayan, pumunta na pala sa labas. May tumawag sa akin mga kasulo, kumpare ko rin sa Bulacan, yung mga kumpare ko. Hello. Ito! Pate! Kumusta? Ayan, mga kumpare ko yan sa Bulacan. Kumusta sa akin? Sila ni parang Rodsan. Rodsan Espiritu. Tsaka si Lawawi. Mga kumpare ko sa Bulacan. Yan, shout out sa inyo na. Ayan. Kasi mga kusulo si Patrick. Gumagawang tuba. Nag-harvest na pala. Ayan po ang tuba o. Puti. Malamang ano to. Matamis. Mukha na sila harvest na siya. Matamis nga. Tamis pagkabagong harvest. Ha? Tamis. Ano, dami oh. Ayan, back to Kubo na muna ako. Diyan siguro ulan to. Tinali ko lang yung isa. Yung isang inahin, yung pinaka mother nila. Hindi naman maalis yun. Balik muna ako sa Kubo. Ayan, habang nagduyan-duyan ako, tumawag yung dalawa kong mag-ina.
Pinapauwi ako doon daw ako kain ng halian. So uwi din ako kasi wala, naubusan ako ng tubig na inumin. Yan si CG oh. Namaga yung pisngi niya dahil sakit daw yung ngipin niya. Kawawa naman yung bata. Aro! Kawawa naman yung bata. Pugi pa naman. Nakatulog ka? Bagay ko. Bagay mo yung mataba. Ayan oh. Masakit po yung ngipin niya, yung bagang. So, hindi pa naman pwedeng ano, hindi pa pwedeng bunutin. Kasi ano pa siya, 6 years old pa. So hayaan na namin yan. Ano, puro na ano. Kain na tayo, masakit na ako. Sandali. Ay, pa, maya konti. 11:30. Asan na yung makambing? Nandun, pinastol ko. Tinali ko muna. Jay! Sabay tayo mo mangan, Jay? Jay, sabay tayo mo mangan? Sabay tayo mo mangan? Kumain na siya. Ah, kumain na siya? Kumain na. Anong ulam? Mayroon na ako. Corn beef. Yan, uwi muna ako mga kasulo. Dahil mayroon ding nag-text sa akin, chat sa messenger, si Sir Romeo Wahing. Nandun daw sila sa likod ng bahay ni Yoyo Prido, yung may-ari ng lupa doon sa nag-time lang ko ng kamuting kayo doon sa kabila. Magluto daw sila ng papaitan ngayon. So gusto nila ako doon magluto. So chinat nila ako. Puntahan ko sila doon sa likod ng bahay ni Upredo. Eh mga silo, dito tayo sa bahay ni Upredo. Ayun no? Sana o laki. Sige! Tara. Sige, mauna pala. Mag-isa na lang. Sige, mauna. Ayaw, oy. Ay, shout out nga pala kay Boss Henry Bilbar. Hoy, yo. At sa mga nagtatanong pala, nandito pala si ano, si Oprido. Yung may-ari ng tinaniman natin doon sa kabila. Kamutikaho, yan yung may-ari. Galing niya sa Las Vegas. At shout out daw niya yung kasamahan niya diyan sa Las Vegas, si sayo, Henry. Si Henry Bilbar. Ayan o, kung nanonood naman dyan, sir. Ayan ito yung mga kuano, kabady. Nagpaluto siya, nagpapaitan to. Andan din si Ornato, pati din ni Papa. Ayan. Shout out kay Sir Amoy. Yan rame, dire. Enjoy loyo. Luto nagpapaitan. Ano? Plahan man ni Danok. Ha? Butangan ng kaslom. Ha?